Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications and Simplified Strategic Solutions. This video is about the stories of leading presidential and vice presidential candidates of the Uniteam Alliance. Former Senator Ferdinand Marcos Jr. and Davao City Mayor Inday Duterte, as they share their experiences during the first half of the campaign period for the presidency and vice presidency. They also answer a few common questions asked by their followers and supporters. This is courtesy of BBM. Let us watch them after the brief channel intro. We shall ask your thoughts about the video later. Thank you. Ayun, nasa kalahati na ng ating 90-day campaign period. Marami na kaming napuntahan ni Mayor Inday Sara at talagang lagari ang schedule na ginawa namin. Ay ngayon nga ay nandito kami sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ay naniniwala sa abdikain ng pagkakaisa, hindi sila bayan. Ibang klase talaga ang national campaign dahil ang kailangan puntahan ang rami. Pero masaya naman dahil naiikot natin ang Pilipinas. Sulit na sulit talaga ang pagod, Apo BBM. Sulit-sulit kahit pagod. At dahil laging nakabilad, nag-iba na yung ating mga kulay at ating mga kutis at talagang lumabas na yung pagka-Ilocano ko. Pero ikaw lang, reddish lang naman dahil iba talaga pagtisay. Ako, sunog na rin po, pero ini-enjoy ko yung brown look ko ngayon. Hindi na nga raw po tayo Uniteam ang tawag, kundi Uniteam. Unang-una ay magpapasalamat kami sa lahat ng mga netizen na patuloy na sumusuporta sa Uniteam. Matagal na namin hindi nasagot ang mga comment ninyo at mga tanong ninyo. Kaya dito natin yan at iisa-isay natin. Marami ang nagtatanong kung bakit sa unang bahagi ng kampanya ay may mga pagkakataong magkahiwalay ang inyong mga lakad. Ganun naman talaga. Hanggang ngayon, kuminsan hindi kami magkasama dahil maraming ang pupuntahan. Kung yung hindi ko mapuntahan, si Inday ang pumupunta and the other way around din. And then, noong unang part ng campaign ko, ginawa namin yung Mahalin Natin ang Pilipinas ride. Davao City papunta Ilocos Norte, pababa ng Davao City din. And sometimes, kailangan talaga mag-uncoupling Apo BBM, no? Because we are two units working together, not one person. Pinapanood ko yung unity ride mo. Talaga hindi ko nakakalala paano mo natiis at nakakamukha nakakapagod. Hindi ko pa masyadong napagod. Nakakapagod din siya, pero meron naman kasi mga araw na mga break namin. Break so, namin. Pero okay lang. Pambira, yung buong Pilipinas, inikot mo. Opo, first pero, time ko na tuwa. Maganda yun, tuntua ang tao na makita ka. Tuwa din ako dahil nagawa ko siya for Uniteam campaign. Napakasipag talaga nitong partner ko. Question 2. Sa inyong pag-iikot ay marami kayong natatanggap ng mga regalo. Ano-ano ang pinaka-special para sa inyo? Para sa akin, ang dami bawat karaban, ang daming nagbibigay sa akin ng rosaryo. Kinukuha ko talaga. Dahil siguro may bas-bas talaga yung mga rosaryo yun dahil nanggaling sa nagmamahal sa'yo. At siyempre, very grateful kami kapag mahaba na yung motorcade. Minsan binabato kami ng mga pagkain, prutas, merong mga mamon, mga tinapay. Talagang siguro nakikita sa mukha namin na gutom na kami, malamig na tubig. Kaya salamat po sa inyong pagkain at talagang very welcome yan pagka mahaba-haba na yung aming naging motorcade. Apo, yung isang rosary na sa akin. Oo, dahil napakagandang gesture yun eh. Kaya habang buhay kong katago yan dahil may blessing talaga yung ganyang klaseng pagbigay ng rosaryo. Para sa akin naman, yung apart from yung mga religious items na binibigay, no, is yung mga portraits na ginagawa nila, gawa ng mga artists natin na sa buong Pilipinas. Ang dami kong mga nakuha na mga mukha ko, iba-iba yung materials na ginamit nila. And ang standout para sa akin is yung bubog artist from Samar. Hindi ko lang alam kung nakuha mo ba yung nakuha ko yun. Ang napakaganda talaga. Ang gagalingan, napaka-talented talaga ng Pilipino. Nakakagulat nga. Kasi kung titignan mo yung mga binibigay sa atin, professional standard na yun. Iba eh.
Tapos meron pang drawing yung pinagaling sa maliit na bata. O yung mga ganyan, meron din. Sari-sari mga placards na sariling gawa ng mga supporters ang bumubungad sa inyong mga rally. Ano-ano ang mga nakasulat sa paborito ninyong placard? Ah, sa akin, unang-una is yung expression ng love nila. Madami yon. Yung mahal ka namin, Inday Sara. We love you, Inday Sara. Yung pahag, pahag naman, Inday Sara. Pahag po, Inday Sara! It inspires me to do more dito sa campaign na ito. Napaka-warm ang... Yung humor talaga ng Pilipino, kahit na nakabilan sa araw ng matagal, kahit gutom na, nagpapatawa pa rin. And pinagpapasalamatan din natin na apo yung effort nila na gumawa noong mga placards kasi sinulat nila yon. Yung iba, meron pa mga drawings and designs. Maraming salamat sa inyo. Minsan, hindi maiwasang lumalabas rin sa kalye kahit ang mga hindi nyo taga-suporta. Paano ba dapat makitungo ang kandidato sa ganyang sitwasyon? Eh, kampanya ito eh. Di kakampanya namin, baka makumbinsin namin na sumama na sa amin. Eh, kuminsan, pinapatawa ko na lang sila. Makikipagkamaya na lang ako sa kanila. Everybody has a right to their opinion kung hindi kami. Yung iba nga, sinasabi, hindi, ayaw namin sa'yo. Sinasabi ko na lang, o kung ayaw nyo sa akin, iboto nyo ito si Sara, iboto nyo yung mga senador. Sabi ko, okay na rin sa amin. Yun nga, Apo, yung sa Bible, sabi nga, kung batuhin ka, batuhin mo ng tinapay. Kaya we made this Uniteam burger. Kapag kayo po ay binastos, kinansel, binoykot, batuhin niyo sila na burger kayong lahat sa amin. Hindi lang sa malalaking rally pumupunta ang Uniteam, kundi pati sa mga maliliit na grupo. Minsan ay pinuntahan ni Mayor Inday Sara ang ating mga firefighters at mga mangingisda. Si Bbm naman ay pinulong ang ilang transport groups. Ano ang maganda sa mga ganitong maliliit na pagpupulong? Because sectoral siya, napapag-usapan kung ano yung problema ng kanilang sektor at ano yung maitutulong ng gobyerno kung sakasakali kami ang mahalal at mapiling mga leaders, ano yung pwedeng collaboration ng sector and ng government. Isang napakalaking bagay, napakahalagang bagay sa gawain na serbisyo publiko ay hindi lamang nagsesermon, nagle-lecture sa tao, kundi nakikinig. Ano ba talaga ang sitwasyon sa inyo? Ano ba naging problema ninyo? Ano bang kailangan ninyo? Eh, kung hindi sa ganun, hindi mo talaga malalaman. Kaya napaka-importante na yung tao mismo, hindi yung politiko, hindi yung opisyal, kundi yung tao mismo ang nakausap mo. Kaya namin ginagawa na kahit maliliit lamang na samahan, mas maganda ka nga kuminsan eh, dahil nakakapagsalita sila at naririnig ninyo yung mga pangamba nila, mga hinay nila, para maisip na natin kung ano yung mga pwede gawin para tulungan. By this time, ay kabisado nyo na ang estilo ng speech ng bawat senatoriable. Sino ang inyong kayang gayahin? Si Inday yata, malapit lang kumantay. Hindi ko alam kung kaya ko siyang gayahin, pero laging tumatatak sa akin yung closing niya, no? Ako po, si Dante Marcoleta. Hindi sikat, pero maglilingkod ng tapat. Hindi sikat, ngunit maglilingkod pa ng tapat. Yung kaya kong gayahin,
ang mga tiga rito ay hindi... Ang mga taga Nueva Ecija ay hindi... Ano pa ang maaasahan namin mula sa Uniteam sa mga natitirang araw ng kampanya? Ang gagawin ng Uniteam ay tuloy-tuloy pa rin sa pakikipag-usap sa mga tao. Maliit at malaki na mga gatherings, maliit at malaki na mga rallies, itutuloy namin. Tuloy pa rin ang pag-ikot namin sa buong Pilipinas para kumbinsihin ang ating mga kababayan na dapat Bongbong Marcos at Sara Duterte ang piliin sa May 9, 2022 election. Tama si Inday, hindi namin titigilan ang aming pagkampanya dahil alam naman namin na ang bawat boto na aming makukuha ay kailangan namin na ipatunay sa taong bayan na we deserve it. Napakahalaga ng aming mensahe tungkol sa pagkakaisa, kaya kailangan talagang makalat yung mensahe na yan, yung alikain na yan. Patuloy pa rin ang aming kampanya. Lahat na maaari namin pupuntahan, malalaking pulong-pulong o maliliit lamang, pupuntahan namin lahat yan para makita ang pinakamaraming maaari namin makita na ating mga kababayan. Asahan po ninyo na hindi namin titigilan ang aming pagkampanya, ang aming pagkalat ng mensahe ng pagkakas. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment portion. Kindly subscribe if you have not subscribed yet. Please do not skip ads as this will help us remain independent. Thank you for all your support. In behalf of my partner Wina and the rest of the Splat Communications and Simplified Strategic Solutions team, thank you. Stay safe. Rosa out. Bye.